Experience the luxury fashion and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. Hi, Mark here, CEO and founder of Seller.ph. In today's video, I'm going to teach you how to build your own website just using your smartphone. Naging panauhin si Senator Bongo kahapon sa groundbreaking ceremony ng Lucena General Hospital at multi-purpose building na itatayo sa bahagi ng Mayaw Parada, lungsod ng Lucena. Ang nasabing ospital ay isa sa mahalagang proyekto na nais maisakatuparan ng lokal na pamahalang lungsod ng Lucena sa pamumuno ni Mayor Dondon Alcala. Pagkatapos ng groundbreaking ng hospital, ay agad na nagtungo ang senador sa bahagi ng Barangay Talaw-Talaw upang isagawa naman ang isa pang groundbreaking ng ipatatayong seawall sa nasasakupan ng barangay na ito. Napag-alaman na number one si Senator Bongo sa nasabing barangay noong nakaraang eleksyon. Kaya prioridad niya ang matulungan ang mga taong nagbigay sa kanya ng kanilang mahalagang suporta. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development kasama ang Department of Agriculture ay isinagawa din ang pamamahagi ng assistance sa mga mangingisdang nakatira doon. Pinuntahan din ng mambabatas ang bahagi ng Quezon Convention Center upang ipakita ang malasakit sa mga vendor ng Lucena at ipamahagi ang mga food at cash assistance sa mga nasabing sektor. Sinamahan naman ng mga pinuno ng lalawigan ng Quezon at lungsod ng Lucena ang butihing senador sa pangunguna ni Governor Danny Suarez, Congressman J.J. Suarez, Vice Governor Sam Nantes, Mayor Dondon Alcala, Board Member Ina Liwanag, Mayor Eric Waga ng San Antonio, Quezon, Mayor Matt Florido ng General Luna, Quezon,
at Mayor Webster Litargo ng Gumaca, Quezon. Dumalo din sa nasabing pagtitipon ang batikang aktor na si Philip Salvador upang makapagbigay saya sa mga mamamayan. Sa maikling panayam kay Senator Bongo, tinalakay dito ang usapin ukol sa turok ng anti-COVID-19. Ako po bilang Senate Committee on Health at sisiguraduhin natin mauuna. Pag meron ng safe na vaccine na bibili na po ng gobyerno, mangyayari naman po ito sa mga susunod na linggo o buwan. Ay upunahin po namin ni Pangulong Duterte lahat po ng mga mahihirap. Kasama na po dyan ang ating mga magsasaka. Unahin namin ang mga frontliners, unahin namin mga guro, mga sundalo at kapulisan, mga senior citizen. Para po unti-unting makabalik tayo sa normal nating pamumuhay. Lalo-lalo na po yung mga magsasaka. Karamihan po dyan, isang tahing isang muka. Kasama po dyan ang mga magsasaka. Priority po namin ang Pangulo Duterte, yung mga magsasaka. Yung mga mayayaman, kayang bumili yan kahit 5,000. Bunot yan. Pero itong mga mahihirap, mga magsasakan, hindi lang po mahirapan silang hanapin yung vaccine. Kung hindi, wala po silang pangili. Kaya dapat libre po ito sa mga magsasaka, libre po ito sa lahat ng mga mahihirap. At sa pinakadulo po ng Pilipinas, tulad dito sa Quezon, dulo po ito ng Calabarzon, dapat po yung access sa vaccine ay mauna po sila pag meron ng at ako po, sisiguraduhin ko yan. Hindi po kayo mauwi. Dagdag pa ng senador, mas mabilis na kumakalat ngayon ang bagong trace ng COVID variant kung kaya't mas magiging estrikto sa paghihigpit ang ating pamahalaan sa mga dayuhang papasok sa ating bansa. Ayon pa sa kanya, sisiguraduhin nila na ligtas ang ituturok na COVID-19 vaccine sa bawat mamamayan. Sa kabilang dako, nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon sa butihing senador sa pagkakaloob ng 20 million para sa pagpapagawa ng pangarap na ospital ng San Antonio, Quezon. Ito po ang apat dapat para sa MR Specials. Magandang hapon po!